Ano na nga ba ang nag-improve kay Kobe para simula ng pumirma sa East West Private sa US na agency din ni Kai Soto? Kai Soto, posibleng may makasabay na Asian big man at makakatapat sa NBL Australia. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para ma-notify sa mga future uploads ko. Ito mga latest training videos ni Kobe Paras ngayon sa US under Jason Wright ng JW Basketball. Kasalukuyang tuloy-tuloy ang training ni Kobe given na yung kanyang pagiging high flyer. Can dunk anytime, can dunk anywhere. Pero ito ang napansin ko na nag-improve sa kanya, ito yung kanyang ball handling skills. Kung makikita nyo, sobrang komportable siya ngayon sa pagdadala ng bola. At sa tingin ko, yan ang kanyang weakness na alam din na lahat dati. At bago pa ito mag-undergo ng series of training sa US. Hindi ko sinasabing sobrang galing niya na, pero yan ay patuloy na ini-improve pa din sa ngayon ni Kobe Paras. Regarding naman kay Kai Soto, kasalukuyan ay nasa Sydney, Australia na si Kai. At anytime, posible na itong lumipad sa Adelaide. Excited na ang lahat dyan. At yun na nga, posibleng may Asian big man na makasabay si Kai Soto sa NBL Australia. Yan ay si Liu Xuanxing, 7'5 big man ng Chinese basketball team na nag-expire ng kontrata sa CBA or Chinese Basketball Association na Qingdao Eagles. At as reported, madami din ang kakagusto sa kanya sa NBL Australia. Kung matatandaan nyo, siya yung big man na umiscore para sa China para maitabla ang laban sa 79-all last time na makatapat ng gilas ang China sa isang tune-up game sa Clark. Dati na itong iniscore ni Kai sa huli nilang pagtatapat. Maiba ko lang ang usapan mga idol. Naalala nyo pa ba si Jace Johnson? Yung kasama ni Kobe para sa JW Basketball Training? Siya ay maglalaro na ngayon sa Japanese B-League, Gifu Swoops. Wala lang, nasabi ko lang mga idol. Yan lang muna mga idol ang updates natin. Salamat sa panunod. Paalam! Yes.